Guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So, nandito ulit tayo ngayon sa Taurus Bike Shop. At meron tayong panibagong iba bike check. So, medyo special yung bike check natin ngayon kasi first time natin magbabike check ng ganitong bike. Lalong-lalo na sa ganitong price range. So, magbabike check tayo ng Kispor Stark Feather. So, sa brand name pa lang, alam na natin na magaang to kasi may feather eh. Yan. So, wala nang intro guys. Diretso tayo sa bike check video. So ayan guys, ang ating Kispor Stork Feather na road bike. Mamaya guys, sasabihin ko sa inyo kung magkano price nitong road bike ngayon. Sa ngayon, iba bike check muna natin ano ang makikita natin dito sa road bike na to. At alamin natin bakit ganito kagaang itong bike na to. Ayan. So unahin natin sa kanyang frame. So, ang frame niya ay gawa sa alloy. Kung hindi ako lang kakamali guys, gawa ito sa 6061 na alloy. Simulan natin sa kanyang head tube. So, kung mapapansin nyo guys, oh, dito pa lang sa side view, palagay ko tapered ang kanyang head tube. So, punta tayo sa kanyang harapan para mas masigurado natin. So, ayan. So, tapered nga ito. Ayan guys, oh, kita nyo, magkaiba yung size ng taas sa kanung baba. So, meron tayo dito makikita ang ibon. Hindi ko alam kung anong ibon man yan. Kayo pakicomment na lang guys kung anong ibon yan. Yan. Siguro logo to ng Kispor. Yan. Kasi brand ng ating bike ay Kispor. So, ngayon punta tayo sa top tube. Yung top tube niya guys, may makikita tayo dito ang Stork Feather na letters. Nakabolto ito normal na glossy black ang ating frame. Smooth welding dito sa may bandang head tube niya. Ayan o, makikita natin. O, ang kinis o. Ayan o. So, parang ang humimas. Ayan, makinis siya, makinis. Nang hita. Parang hinimas mo na hita yan, makinis yan. Tapos, dito sa kabila, sa may bandang seat tube, meron tayo dito makikita ang ICR or internal cable guide routing. So, mamaya papakita ko sa inyo yan. Pero ito ay parang gray na may konting pagka-pink. Tapos smooth welding dito. Yan, dito sa kanyang seat tube. Punta tayo sa may bandang baba. Sa may bandang baba, may makikita tayo dyan na parang letter X. Nakalagay ay ride with spirit. So, lalabas ang spirito mo dito pag ito ay sinakyan mo. Dahil napakagaang, malamang to, bibilis to. At syempre, mayroon lalagyan na ng battle cage holder. Yan, dito mo lalagay yung iyong beer. Tapos dito sa bottom tube, meron pang isang lalagyanan. Dito mo naman lalagay yung pulutan mo. Para terno, kung may dala kang beer, dapat may dala ka rin pulutan. At ito ang kanyang bottom tube. Ayan. Sa may bandang ibabaw ng bottom tube, makikita nyo ang brand name na, ayan, Kispor. Makinis tong letra ng Kispor. Dito sa side ng bottom tube, wala kang makikita. Sa ilalim, wala ka rin makikita. So, nasa taas yung brand ng Kispor. Ito yung ICR niya, guys. Ayan, o. Ang ICR niya ay preno at RD sa likod. So, ito yung isa. Tapos, ito yung dalawa. Ayan, preno, RD, FD. So, internal cabling ang tatlong kable natin. Ayan, guys. Medyo madilim lang. Liunawan natin. Ayan. So, isa sa left side ng bottom tube, isa sa top tube, at isa sa right side ng bottom tube. Ayan. So, tingnan natin kung saan lumabas. So, tingnan natin dito. Dito kadalasan lumalabas eh. So, wala. Wala lumabas dito. Baka nasa kabila. So, tingnan natin. So, ayan guys. Ayan o, nasa kabila lumabas yung kable. Ayan. Nandito. Ayan yung kable guys, oh. Ayan.
Ito yung kable ng RD. Yan. So mamaya titingnan natin yung kabila. Tapos ito yung kable. Papunta ron. Papunta sa kanyang RD. Yan. Mamaya titingnan natin sa kabilang side yung kable nung kanyang preno. Tapos dito sa chainstay, may makikita tayo ditong case 4. So dito makikita natin parang merong bukol. Pero hindi bukol yan, design yan. Siguro pampatibay nung frame. Ayun o, parang buntis dito. Yan. Case 4, tapos doon sa kabila nakalagay super light. Yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong timbang nito, guys. Tapusin lang naman na natin bike check. Tapos itong seat stay, ganun din, may konting black. Tapos gray na may konting pagkaka-pink. Yan. So yan yung kanyang frame, guys. Ang size nga pala ng frame natin ay size 50. 50 yung seat tube, tapos 50 yung top tube. Ayan. So yun lang yung sinukat ko. Ayan. Kasi lalong madalas tinatanong sa akin ng size eh. Itong top tube saka yung seat tube. Punta ngayon tayo dito sa kanyang fork. Ang fork niya ay made of carbon. Ayan o. Yan. So walang masyadong design yung kanyang fork. So makikita lang natin dito na napakataba nung bandang ibabaw ng fork niya. Ayan o. So susukatin ko yan, nasa more or less 2.5 yung lapad niyan. Tapos pababa, ayun. Yan. So naka quick release ang ating fork. Tapos sa kabila, naka quick release din yung ating tawag dito, hubs. So nandito na rin naman tayo, diretso na tayo sa kanyang wheel set. Ang wheel set niya ay alloy yung kanyang hubs na 20 holes. Yan. So bilangin natin para makita natin ninyo 2 4 6 8 and 10 times 2 20, 20 holes 'yan. Tapos yung rims niya ay gawa ng machine 11 na Kiss 4. Kung hindi ako nagkakamali, na alloy din 'yan. Tapos yung spokes niya ay bakal. Tapos ang kanyang gulong ay gawa ng IRC Jetty na 700 by 25C. So, manipis, mapayat ang ating gulong. Talagang pang-race na 'to, laban na 'to sa karera. So, punta tayo sa kabila. So, ganun pa rin. Ang hubs natin ay alloy. Wala nga palang brand name yung hubs natin, guys. Kanina ko pa hinahanap, wala. Ngayon, kung 20 holes yung hubs na harap, dito naman sa likod, ang holes nito ay 24 holes. So bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 2, 4, 6, 8, 10, 12 times 2, 24 holes. Siyempre, ganun pa rin. Alloy ang ating rims na double wall. At 700 by 25C na gulong gawa ng IRC Jetty. Ayan, IRC Jetty. So, ngayon punta tayo sa kanyang cogs. Ito, interesting guys. Kaya napakaganda na itong bike na to. Straight 105 ang group set nito. Sisimulan natin sa kanyang cogs. Yung cogs, gawa ng Shimano. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed na 11 to 28 teeth. Yan. So laban na talaga to sa karera. So kung ang hilig mo ay karera, tamang-tama sa iyo to. Yan. Then ang kanyang kadena ay KMC. Ang tatak ng kadena natin, KMC, buntik na maging KFC ah. At ang RD natin ay Shimano 105. Yan, Shimano na yan. At dito tayo sa kanyang crank. Ang crank niya ay 105 din. So Shimano 105. Na 11 speed, 50 teeth yung pinakamalaki, tapos 34 teeth yung pinaka maliit. Tapos 170mm yung kanyang crank arm. Kung hindi ako nagkakamali, guys, alloy ang crank arm nito. Yan. Ayan, kumuha tayo ng magnet para masigurado natin kasi first time lang natin magbabike check ng Shimano 105 eh. Yan, alloy ang crank arm. So tama tayo. Uy! Alloy yung chainring niya, guys. Yan. Buti na lang, kumuha tayo ng magnet. Alloy yung chainring, oh. Ayaw mamagnet, oh. Oh.
Sa kabila, yung maliit. Alloy din. Alloy din, guys. Kahit balik-balik ta rin ko yung magnet, ayo. So, alloy. Hindi ko alam kung 70-75 yata yung gamit nitong alloy na to. Pero sigurado ko, hindi to alloy na kagaya ng frame. Yan. So, pakicomment na lang, guys, kung anong alloy itong chainring ng Shimano 105. So, punta tayo sa kanyang ito, brake. So, syempre, 105 din yan, yung kanyang brake. Tapos, yung kanyang STI, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, guys, naka-straight 105 tayo. So, sigurado ko, ang STI niyan ay 105 din. Ayan, oh. Shimano 105. Yan, medyo madilim lang. Ayan, Shimano 105. Syempre, sa kabila, Shimano 105 din na STI. So, sa kanyang drop bar, sinukat ko to, guys, kanina, 420 mm. Yan. Tapos, yung kanyang stem, ang stem niya ay 90. Nagawa ng machine 11. 90 mm yung kanyang stem. At merong ilang spacer. Bilangin natin spacer. 1, 2, 3 na spacer na 1 cm, 1 cm, 1 cm. Tapos yung kanyang dust cover, guys, so manipis lang. Hindi kagaya ng iba na pataas dun. Yan. Then punta tayo sa kanyang seat clamp. Ang seat clamp niya hindi, guys, na quick release. Naka-fix na to. Yan, naka-tornilyo. Tapos, carbon ang seat post. So, makikita natin carbon yung seat post. Hindi gas-gas yan, guys. Film protector yan. Siyempre, pag bago yung bike na binibili nyo, meron yung plastic protector. Ayan, carbon, guys, oh. Tapos, ang upuan niya, gawa ng machine 11. So, tingnan natin yung upuan niya sa taas. Ayun, oh. So, pangarera na talaga yung upuan natin. Maliit lang tong kanyang pisngi dito, oh, tapos matulis. At syempre, tingnan natin sa side view. Ayun, ang nipis, oh. Ayan. So, talagang laban na to sa karera. So, guys, ito ang kanyang pedal, oh. Pedal. Ang pedal niya ay, palagay ko alloy to, guys. Ayan, alloy na sealed bearing. Ayan, oh. Naka-sealed bearing yung ating pedal. Alloy na rin. So, yung upuan niya, tingnan natin. Yan, bakal. Yan, oh, bakal. So, guys, ito yung kabilang side ng ating crank. Ayan. So, kung makikita nyo, naka-hollow tech ang ating crank. At ang kanyang, yung pinaglalagyan, ang tawag, sabi sa akin, ang tawag dito ay press fit. So, press fit daw to, hindi daw to threaded, eh. Yan, so, Pag-uwi, guys, magre-research tayo kung ano yung press fit na yan. Yan. So, pakicomment na lang, guys, kung alam nyo yung press fit. So, guys, dito tayo sa kanyang drop bar. Ayan. So, yung drop bar niya, makikita nyo, guys, so, naka-internal cabling yung mga kable ng preno at ng kanilang shifter. Ayan, oh. So, dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan. Ayan. Ayan, guys, dito lumabas yung kable ng preno sa likod. Ayan. So, sa top tube. So, kung nanggaling dito, lalabas dito. Ayan. Guys, ito naman yung kanyang FD. So, pumasok dito. Then, ayun. Lumabas dun. Ayun, oh. Ayan. So, ito yun. Lumabas. Ito yung FD. Ayaw mag-focus ng camera natin. Ayan yung FD. Tapos, ito yung RD. Ayan. Ayun, guys, nakakalimutan ko sabihin, ito nga pala yung kanyang FD. Yan. So, Shimano ang kanyang Shimano 105 ang kanyang FD. Ayun, oh, makikita niyo, guys, oh. Na clamp type yata tawag dito sa FD na to. Yan. So, yan yung ating Kespor Stork Feather. Tumitingbang nga pala to, guys, ng more or less 8.75 kilograms. So, napakagaang. Yan. Pakita ko sa inyo kung gaano kagaang. So, simulan natin sa isang daliri lang. Yan. Huwag sana bumagsak, guys. Wala tayong pambayad. Yan. So, guys, so, isang daliri lang yan. So, ganyan kagaang yung road bike na binabike check natin ngayon. Yan. Gaang, oh. Isang daliri lang yan, guys. Baka isipin nyo, nakasayad. Ayan. So, yan, guys, ang ating kauna-unang bike check video ng isang medyo, sabi pa, masasabi ko ng high-end na road bike. So, ang Kespor
Stork Feather. Ito nga pala ay nakakahalaga ng 49,000 pesos. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. Matatagpuan nyo yan sa San Diego Street, Abangan Sur, Marilao, Bulacan. Lalagay ko sa description guys yung link ng kanilang Facebook pati yung Google Map para mag-Google Map nyo kung sakaling papasyal kayo. Ayan. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa road bike na to. At syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo kapag nag-upload tayo ng panibagong bike check video. So hanggang dyan na lang. Kita kayo sa susunod na video. Salamat sa panonood. Babush! Bye-bye! Ayan o. Diba? Diba?